Pero hindi lahat ng hayop na nabibilang sa code critical ay nababantayan. Tulad na lang ng Philippine hanging parrot o kulasisi na ito. Paikot-ikot siya sa kanilang sityo. Inaalagaan ang kulasisi na ito dahil sa takot daw na hindi na ito muling makita. Yung mga hayop, nagiging alaga nila, nagiging kaibigan nila, and they have certain beliefs sa mga hayop na nakukuha nila sa kanilang environment. Pagkatapos kasi pumutok ng Mount Pinatubo, nawala ang mga magagandang ibon sa paligid. Maliit pa lang yan, sir. Mag-isang taon na yan, sir. Paano mo nakuha? Sa puno po ng kawi, sir. Nakita yan. Subukan ka kung mag-alaga nito. Magandang kulay. Sanay sa tao at ibang hayop ang kulasisi na ito. Kaya may posibilidad na hindi na siya makabalik sa wild dahil sa imprinting. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.